忙。Hindi ko alam kung saan kayo muhugot ng mga animo, mga bata. Thank you. Yung tiyaga, sobra. Sakit ng katawan, yung oras. Thank you. Lalo ka na, Jobit. Ang malaking pribileyo po yung makaharap kayo tapos maturuan. Kasi po, yung ginagawa po namin, yung una, isa lang siyang malaking kalokohan. Kasi actually po, yung pagiging bakla naman po yung ano, kahit sa sobrang dami ng dumidiskrimina, yung sa sobrang dami naming pinagdaanan, pagsubok, tsaka yung hirap, may mga tao pa rin pala nakaka-appreciate ang ginagawa namin. Mahirap, hindi ako si makagalaw eh. So yun, napuprustrate ako. Pero hindi naman, nakita naman namin yung effort mo. Nagiging tsaka emotional tuloy si RC. Hindi, RC, ang ganda nung ginawa mo na nakita namin yung effort mo, di ba? The fact na nagawa niya effort mo, yung practice na dun ka pa rin sa rehearsal, hindi ka na-give up, it's enough yes, for yes. us. Nung umasakan yung hiya, sobrang hiyang-hiya ako para kay Julius. Yung nagawa niya eh. Nagawa niya, napagtiyagaan niya. So gusto ko, maganda yung kalalabasan. Gusto ko yung mawala yung pagod nila. Kaya sabi ko, sige, bahala na. Kahit anong mangyari, nagkanda, hulog-hulog na kami, kanda pilay-pilay, mabalian ang buto, sige. Hindi man lang kami nagkasing perfect ninyo, sana kapasaya namin kayo ni Kiray. May mensahe ka ba para sa kanila? Nagiging emotional ka na rin. Nagiging emotional ako dahil yung tiyaga nila sa amin. Na-inspire ako talaga sa story nilang dalawang magkapatid na nabubully sila dati nung bata dahil meron siyang problem sa nagsa-stutter palagi siya pag nagsasalita siya. Delayed language processing disability, tsaga may ADD din po ako. Siyempre sa ibang bansa, yung bullying doon medyo big deal and malaking problema talaga yon. Kaya ito yung nag-cope sa kanya to know that life must go on and marami pang pwedeng gawin sa buhay.